Hello guys! Kamusta kayong lahat at welcome back dito sa May Art Life. For today's episode, nandito tayo sa Art Bar sa SM Mega Mall at titingnan natin today kung ano-ano yung mga paints in tubes na meron dito. Sobrang excited na akong ipakita yung lahat ng klase ng paints na nandito sa Art Bar, specifically yung mga nakalagay sa tube tulad nito. And so far, isa to sa pinaka-favorite kong episodes na ginawa ko for this channel. And I'm sure marami sa inyo nakaka-relate sa akin, di ba? So without further ado, tara at simulan na nating tingnan at isa-isahin lahat ng mga items dito sa Art Bar. And as always, habang nag-iikot ako, papakita ko sa inyo kung magkano yung mga paint sets, kasi may iba ritong paints in tubes na nakaset, may iba naman individual. Pero as much as possible, ipapakita ko sa inyo yung mga prices nila para alam nyo rin kung mas mura ba dito bumili sa Art Bar or baka mas mura online or baka meron locally sa inyo na art store na mas mura. So, halo-halo na to ah. May paints na acrylic, watercolor, gouache, ano pa ba, oil. Lahat, titingnan natin yan today. Na-try nyo na ba itong Reeves, guys? Medyo parang gusto ko siyang itry kasi parang ang ganda nung set niya. Kita nyo naman, di ba? Pero I'm not sure kasi kung okay nga talaga itong bilhin. Kasi may mga nakikita akong reviews na parang medyo so-so lang siya. Na hindi siya ganun ka-okay. Pero still siguro in the near future, baka itry ko to. I'm not sure kung unahin ko yung watercolor nila or yung acrylic nila. Yeah, we'll see. Tingnan natin in the future kung magkakaroon tayo ng set na to for me to review. Ay, teka, ano to? What is the meaning of this water mixable oil color? Okay kaya to? Magkano to? Pwede naman na. Parang interesting yun ah. Water soluble na oil color. Itong isang to regular oil lang yun ah. Iba na yan. Yan pa, tao sa inyo yung price ng oil nila. Medyo mahal, pero sige, kung talagang oil colorist ka, then why not? Ito yung isa sa mga binili ko. Bumili ako nitong Montmartre, pero of course, hindi ko nabili lahat ng color. Yung mga kailangan ko lang. Kasi mukhang okay naman siya. Lalo na yung dimension niya na set ng Montmartre. Kasi dalawa yan, yung isa yung dimension, yung sobrang thick ng consistency ng paint na pwede mo siyang gawing may texture. Tapos yung isa naman is yung regular acrylics lang. Tapos meron din silang oil. So far, yung binili ko karamihan is yung Montmartre na pearl kasi gagamitin ko siya for arts and crafts. I think mukhang okay naman tong product na to. So hopefully, I'm keeping my fingers crossed. Pero mapakita ko rin sa inyo in the near future kung okay ba tong Montmartre. At dahil naman naubos na yung budget ko sa pagbili ng Montmartre, eto, hanggang tingin na lang ako dito sa isa ko pang gustong bilhin. Ito yung Cymbalion na gouache set. Although alam natin na medyo nagkaroon ng negative reviews yung Cymbalion na yung naka watercolor cakes, pero I'm very curious on how this gouache na Cymbalion would perform. Meron din siyang 12 colors, so pinag-iisipan ko pa yung malaking set ba or yung maliit na set kasi parang konti lang yung difference eh. Isa rin to na gusto kong matry. Ito yung Maris naman na watercolors and gouache. Kasi nung dati parang cheap lang yung Maris eh, China brand. Pero may mga ibang reviewers na rin na galing sa ibang bansa na nag-try nung Maris at mukhang okay yung review niya. Itong Sakura, ano nga ba ito? Sakura Matte. Na-try ko na ito. Sobrang ganda niyan. Grabe. Super pigmented. And dito naman yung... Hindi ko kilala itong brand na ito pero... Meron ba sa inyo nakapag-try na nito? Okay ba to? Pero yung price na okay naman. Very affordable yung price. Yun nga lang, parang wala pa ako nakikita nag-review nitong product na to.
Okay, so meron pa palang Reeves dito. And parang kakaiba tong packaging niya. I guess this is a new packaging. And this one is a gouache set in shoes. Tapos 12 colors na tong set na to. For 410 pesos. Medyo namamahalan ako for 12 colors. Pero kung maganda naman, di, why not? Ah, ito guys yung alam kong packaging ng Reeves. Hindi ko alam kung new stock yun, tas old stock to, pero ito yung alam kong packaging ng Reeves. Dito naman yung mga Reeves na watercolor, and it's very similar with the old packaging. And ito namang acrylics nila in smaller tubes. Yan, bago yung packaging niya. Kasi kahawig niya yung watercolor kanina na tinignan natin. And so far, itong parang set na to is for starters. Hindi tulad nitong isang set na to. This one is for bigger projects kasi mas malalaki yung tubes niya. Okay, so tapos na tayo sa shelf na yun. And tingnan pa natin yung ibang shelf doon naman sa kabila this time. Aha, ito pa yung isang pangarap. Sana wag naman siya maging pangarap na lang. Yung Pebeo na set. Meron kasi yung Pebeo lahat eh. May oil, may gouache, watercolors, and acrylics. So may kita niyo yung packaging niya. Depende sa kulay. Parang to, kulay blue. This is for aquarelle. Alam ko yung green is for acrylic, tapos yung orange is for oil yata or gouache. I'm not sure. Pero basta yung packaging niya may color code. Tapos ang gusto kong bilhin is itong set na to, yung 24 color set niya na aquarelle. Or ngayon nung nakita ko may gouache din sila. Di ko na yun sure kung ano yung bibiling ko sa dalawa. And of course, ang mga Sakura products. Sobrang ganda nito, very worth it kung bibili ka ng Sakura. Medyo mag-i-invest ka nga lang talaga. Alright, ang bilis talaga ng oras guys. And that's it for today's video. And thank you so much for hanging out with me today. At sinamahan niyo ako mag-ikot dito sa Art Bar. And kung bago ka pa lang sa channel na to, or if you're new to this channel, don't forget to hit that subscribe button. And also, please like this video and paki-share na rin to sa mga friends nyo na mahilig din sa art. Thanks again and take care. I'll see you next time. Bye for now.